ang isang bakit nakaitim ang punk, dahil yun yung kadiliman, hindi niya makita yung liwanag sa buhay ng tao, hindi niya makita yung liwanag, yung tamang, lalo-lalo na, nangyayari ngayon sa atin sa Pilipinas, violence, patayan, puro gano'n na lang, marami mga biktima. Ang pagsusot kasi ng gear, as para sa akin, ito yung peace protest na ginagawa ng isang punk na hindi, walang violence, kundi pinapakita lang niya sa kasuotan niya yung pangani niya sa mga nangyayari sa mundo, sa nangyayari sa atin. Anarchy Pilipinas kaya ano? Ano yan? Ba? Bali itong ginagawa na... Ay tao siya, may Islam. Pinasumuha sa gitna ng Islam, di ba buha? Buha ng mga tao. Do it yourself. Gawin mo sarili mo kung paano mo mapagamit. Yung sinabi nga ni Marco Baclaren na they made the ugliness beautiful. Isa may influence, like Youth of Today, Global Threat, and this band is a crush, and this is my band, State Violence. Yung nakatayo yung buho ko, siyempre, nagugulat sila. Naku-culture shock. Bagos, pag gusto nila magpa-picture sa akin, hindi hinahayaan ko lang silang ano. Rin dati sa mismong iskinita namin, nakaranas din kami ng ganyan discrimination. Laging sinasabi, ay, mga yan, wala mararating yan. Puro, ano lang yan. Bisyo lang naman lahat yan, mga ganyan. Pag iba ang suot mo, adik na tingin. Pag iba ikaw mo, adik na rin ang tingin. Susunod sa mukha. Ah, lintis ka. Hindi ka na papapasok ka dito pag may isang mukha. Epekto ng war on drugs, malaki yung naging epekto kasi hindi lang naman yung community ng hindi lang naman about punk eh. Hindi lang about punk kundi yung iba't ibang klase ng komunidad, yung mga tao na simpleng pamumuhay ng mga isipin buhay ng ibang tao na apektuhan. Kasi ang number one na nagiging biktima ay mga mahihirap na tao. Maraming patayan, maraming mga batang namamatay. Maraming mahihirap na namamatay, mga walang alam, nadadama, yun. Kaya, ito kasing gig na to, inorganize to, actually, ang benefit talaga nito, para kay Gwen. Doon sa isang babae na may sakit. Gawa nga nagkaroon siya ng mental problem. Kasi, naawa rin kami dahil di nila kaya yung tustusan yung pangangailangan ng ano eh. Ang kanilang pangangailangan ng isang tao eh. Una-una ako, lahat nangyari na rin sa akin kasi yung violence ng pangyayari sa akin. Torture ng pulis. Doon nga ako nasubukan ko, istutukan ako ng barang ng pulis, takubing. Misan nga, nakulong ako na wala akong kasalanan, hindi ako na lang sa loob eh. Sa jail, nakulong ako ng jail, 10 months of jail. 10 months of jail.
Next band. One of the punk he hit by Terte Squad. Terte Squad is like a vigilante. They planted drugs and guns. So when the media come, they say the police he fight. He got the gun, he got the drugs. Dali, ano, nag-ahawro na matipatay. Wala lang ano, wala lang hawa. Sana hindi nila yung pagpatay sa Pilipinas. Yung mga walang kwenta-kwenta. Hindi nila walang kwentang gera. Magmakalan, justice. Kailangan namin ng justisya. Malayas na namin kapayapaan at sumunod sa... Ito ba yung pinasinasabi yung ano? Pagbabago. Bawas tao. Oo, bawas tao. Nababawasan ang tao lahat. Kaya nais ko kapayapaan. The scene in Philippines, in punk, unity, equality to all. Because the purpose of this all is to achieve the freedom of everyone. That's the goal of everyone. Why are here in this scene? We'll be right back.